deposit siya ng 68 centimos euro. So, hindi ko in-expect na masundan yon. Tapos, nakita ko sa analytics kung meron akong sasahuri na 70 plus. Okay, magandang hapon, magandang araw, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon, magandang hapon. Share ko lang kayo yung itong aking ipalabas ngayon. Share ko lang to. Share ko lang na kasi dati may nagtatanong sa akin kung sweldo na ba daw ako sa YouTube. Dati. Mga ilang taon na rin yun, siguro mga 2 years na siguro. Kasi ito pag-vlog ko, umabot na rin ako nito siguro mga tatlong taon na halos. Umabot na rin, tatlong taon siguro to talaga. Hindi ko na matandaan kung ilang talagang taon na ako dito sa social media, sa YouTube na dito ako nag-upload. Ngayon, sabihin ko na itong bago lang nung nakakuha ako ng sweldo dito. Alam niyo kung magkano ang unang-una kong sahod. Siguro una at huli kong sahod dito sa YouTube channel ko. Nakakuha ako ng 68 euros ang na sweldo ko. Sayang lang kasi yun namang siguro ilang vlog yun na sinasabi ko na gusto kong makakatulong sa iba, pero palagay ko hindi talaga siguro matupad yun kasi ang hirap sa ngayon mag-upload ng video na wala talagang views, walang nanonood sa ating mga ina-upload. Ang ano ko naman kasi, ang dami na kasing social media, may TikTok, may Facebook Reels, mayroong itong YouTube kung saan ako gumagalaw ng ito. Ang ano ko lang, dito ako gumagalaw sa YouTube kasi parang mas formal kasi dito eh. Hindi kagaya sa Facebook na makikita naman natin sa Facebook na maraming video ng mga brutal, nagmumura, may mga nagsuntukan, ang dami dyan, nagpapatayan pa nga, ina-upload dyan. So kulang masyado ang YouTube, ang Facebook sa restriction sa mga ganyan. Pero sa YouTube kasi ang higpit sobra dito. Hindi ka pwede na magmura, hindi ka pwede mag-upload dito na may mga sobrang censored. Kaya dito ako gumagalaw sa YouTube. Balikan natin yung sweldo, 68 euro ang una kong tinanggap. Una at huli kong sahod dito sa YouTube. Alam niyo bakit nasabi ko to? Mahina nga talaga dito sa views. Kasi depende yan sa ating upload. Kung mag-views, so automatic magkaroon tayo ng sweldo o mag-ano ka, mayroon kang kikitain. Pero hindi lang ako ang nag-isa ditong apektado. Ang daming apektado sa mga nagva-vlog o dito sa nag-YouTube, mga YouTuber. Kasi sa YouTube kasi dalawang klase yan eh. YouTuber at saka vlogger, no? Ang YouTuber, yung nasa studio, nagsasalita sila na mayroon silang mga studio na doon lang sila. Yan ang mga YouTuber. Pag vlogger ka, nasa labas ka. Yung para kang kumukuha sa labas. Yan yung ibig sabihin ng vlogger. Kuha na. So, ibig sabihin yan, ang linya ko nasa vlogger. Nasa vlogging. Nasa labas ako wala madalas, di ba? Pinapakita ko yung ginagawa ko, yung mga swimming pool, mga ano-ano pa dyan, mga anik-anik dyan, yun yung pinapakita ko. So, dito ako na linya sa vlogging. Sa labas nga. Hindi ako masyado sa YouTube kasi ang sa YouTube kasi naggumagawa ka doon ng mga ginagawa mong video doon ay yung parang yung iba dyan naghikayat na mag-sub to sub kung saan din ako galing dati. Yung iba dyan may mga opinion na naggumagawa sila ng mga ganon na pamamagitan ng pagbibideo. So yung 68 euros pala, alam nyo kung saan napunta yun. Para may remembrance ako, binili ko yun ng sarili kong sarili namin gamit. Tatlo kami. Yun yung una kong ano. Sabi ko,
baka ano kaya ako, makasahod kaya ako ulit nito. Kung makasahod man ako ulit, so ibigay ko na sa ano, yung sobrang nangangailangan. Yun yung purpose ko naman talaga dito eh. Pero hindi ko pa alam kung kailan ako makasahod ulit kasi sobra talagang ano natin, ang sobra talagang hina ngayon sa YouTube. Kasi nakikita nyo naman, i-compare natin ang mga video sa TikTok, sa Reels. Ako, mayroon akong TikTok. Mas ilan lang naman ako ang supporter, ang ano ko dyan, mga followers dyan. 24 na tao, kasama pa si Kelly dyan sa Kasime. So, 22 na lang. So, ang kukunti lang talaga. So, nagbibius naman ako ng 200 mahigit. Pero hindi yun sapat. Kasi ang required din ni TikTok, kailangan mayroon kang 1,000 followers din yata. Pero ang views nila, di ko alam kung ilan. Ang basihan nila dyan, kung di ko alam yun. So, yun. Sabi ko, bibili mo na ako ng remembrance para dito sa 68 euro ko. Yun ang sinahod ko. Pero, di ko na talaga siguro masundan yun kasi lahat ng mga sa analytics ko, lahat bagsak. Subscriber ko, sa viewers ko, at saka sa ano pang tatlo yan eh, na bumagsak talaga, nangitim ganon lahat ang araw, ganon, walang pa ganon, nag green na ganon pataas. So di ko naman ano talaga na pinipilit ko talaga na mga tao susuporta sa akin kasi depende naman yan sa tao kung gusto ka nila di so mag-subscribe sa'yo. Pero kung hindi ka gusto, wala, manood lang yan. Ano ka lang, anong tawag yan, daanan ka lang. Kung ang mga video mo ay nakakatulong sa iba, magsasubscribe sa'yo yan. Pero hindi ka mag-expect talaga na, nasabi ko na to, na hindi ka mag-expect na kada upload mo mayroong manonood sa'yo. Ang laki nga talaga ng diferensya ngayon kasi sa mga million nga subscriber, yung mga video nga nila hindi naman talaga umabot din ng mga views na million din. Kasi doon talaga to nag-umpisa nung pagkatapos na yung pandemic. Tapos yung siyempre, kompetensya dito eh sa mga social media. Itong Facebook at saka itong Facebook Reels at saka itong YouTube at saka yung TikTok. So nag-uunahan talaga sila kung sino. Kaya nagkukompetensya sila. Kaya itong video ng sa YouTube, meron na silang short video. Nag-ano na rin sila, nag-create sila ng ganun para yung mga gumagawa ng video pwede mag-upload ng short video doon sa YouTube. Para kompetensya nila sa YouTube, sa Facebook Reels at saka doon sa ano. Mayroon pa kang Instagram eh. Apat ba naman na ano? Nagkabangan. Baka Instagram at saka Facebook, isang may-ari lang yan eh. Iisa lang yan. TikTok, masyado talagang mabigat ang kompetensya nila dito. Kasi ang TikTok talaga malakas naman talaga. So, nag-upload ako dyan sa mga social media na pero hindi ko ano yan na para kikita ako. Kagaya dito sa YouTube, hindi ako na ano, nakikita ako dito. Bonus na lang talaga kung kikita ka. Pero pag hindi ka maano, tuloy-tuloy lang. Enjoy lang. Na-enjoy ko itong mag-upload ng mga ganito eh. Lalo pag napunta ako sa ibang lugar, na-enjoy ko naman talaga. Kung sabi ko bakit ako titigil, di na ganun kadalas, minsan na lang, kung may time naman, dalasan natin, pero pagka wala, minsan-minsan, pag ano naman, para di naman tayo maano rin, na minsan boring eh. Kaya isang linggo na ako mahigit na wala akong upload, o di ako nag-i-edit, namimiss ko rin naman talaga. So sabi ko, edit tayo, video tayo. Harap ko na ako ito sa camera na to. Itong GoPro ko. So, ayun, nakaharap ako ngayon. So, yan. Naano ko na yung 68 euro ko na sinweldo ko. Balikan ko ulit. Meron na akong remembrance. Pero mas gusto ko pa yung sana na magkaroon pa ako ng magandang remembrance. Pero, ang labo na talaga. Ang labo na. Kasi, ang hirap na kumuha ng mga views, na makakuha ka ng views. Swerte na lang kung maka-views ako ng 20. Swerte ko na yan. Swerte ko na talaga. So sabi ko, hindi ko naman masyadong dalasan na nga mag-upload dito. Pero sana babalik yung tempo ng temporada ng
social media para naman yung iba dyan na yung kumuha talaga ng tulong, na makakatulong pa sila. Pero sa akin naman, hindi ko talaga ipilit, na i-enjoy ko na lang. Hindi ko na talaga yung ano na, uy, mag-subscribe kayo, pindutin yung mga ganito. Hina, kasi kahit na mag-subscribe pa nga yan, pagka ano, hindi ka naman, ay, mahirap na eh, pagka ganitong panahon ngayon. Sa totoo lang talaga, ang hirap na. Kasi kahit na hikayatin mo yan sila, mag-subscribe, manood ng video mo, kahit magkapamilya mo yan, kung ayaw sa'yo manood yan, hindi ka talaga panoorin. Hale, sino manood sa atin? Eh, ako, pinapanood ko mga video ko, pero hindi ko pinapanood sa main channel ko, itong Edgar Mejorada na ano ko. Meron akong ibang mga ano, meron ibang account na ano na pwede ko mapanood, kasi bawal daw 'yon pag pinapanood ko mismo sa aking YouTube channel. So gumawa ako ng isang channel na hindi ka pangalan ko, doon ako pinapanood yung video ko. Sabi ko, "Oy, andiyan pa lang yung mukha." Swerte ko na rin kasi nandiyan ako sa ano, sa YouTube eh. Pag mag-search ako sa ano, sa YouTube kunyari na itong pangalan ko, lalabas na. Kasi meron ako mga video eh. Marami naman akong ano dyan na i-upload naman ng mga video. Mga 300 plus video na. Kasama na yung mga short video. Yung mga ibang short video naman, minsan walang salita, mga walang kwinta, ina-upload ko. Alam niyo yung mga ano, ibang mga walang kwintang ina-upload ko sa YouTube, yung mga short video ko, yan pa yung nag-views. Pero yung dapat na may kwinta, wala. Walang views. Andyan na sila, siguro. Andyan na Israel. Alam niyo Israel, na andyan na sila. Andyan na sila, no? Eh, nag-grocery kasi si Kelly at saka si May, na si Mirai, nag-ano na, yan, parating na, nandun na sa highway. So, ayun na, umuwi na. Alam niya na! Ah, grabe talaga yung mga aso. So, ayun, yung ano, reason kung bakit inako na magkaroon ng ano, ng video na ganito, na sumildo na ba ako sa ano, dito sa YouTube. Yes, meron na. Nakatanggap ako nung July. Nakatanggap ako nung July. Yun yung inano ko. 6. Ang pagkaano yan, pagkatanggap ko ay nag-email. Ah, nag-email ang YouTube na hiningi yung account number. So binigay ko yung account number. Kailangan niyo may code GoSwift. Kasi required yata talaga. Ewan ko lang kung ano, paano talaga. So, binigay ko. So, sabi na mag-initial muna ng deposit ng 1 euro. So, nag-deposit siya ng 68 centimos euro. So, hindi ko in-expect na masundan yon. Tapos, nakita ko sa analytics kung meron akong sasahuri na 70 plus. 70 euro. So pagka ano na, mga hinulog yon, mga magbilang na lang ng mga 5 days. Wala pang 5 days, hinulog nila yung 68 euros. So tuwang-tuwa ako. Sabi ko, ay, ang swerte ko nito ah. Nakaano ako. Naka-swildo rin pala ako. Ayun, natanggap ko. Sabi ko, ay, thank you Lord. Tapos, yun. Inano ko, ginawa kong binili ko nga remembrance muna. Sana masundan, pero di ko na mag-expect. Ayoko na mag-expect. So, salamat Lord. Hanggang dito na itong video na to. Maraming salamat. God bless sa ating lahat. Bye!